At naglalatag na po tayo ng mga posibleng gagamiting pansamantala para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ito pong nakikita niyong litrato, ayan po ay sa basketball court ng Smoky Mountain. At napapansin niyo po, siya ay napapalibot. Hi, magandang gabi po mga kababayan ko taga lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. At pasensya na po kayo sa abala. Ngayong Sabado ay meron po kaming mga mahalagang announcement na for proper guidance ng lahat. Lalo na patungkol sa papasok na bagyo. Itong si bagyong Rolly, no, na maaring maramdaman ng ating lungsod sa mga darating na oras or sa susunod na araw. Mga kababayan, please, if you have also waiting for the decision tomorrow about RFID registration in Manila, I please share this broadcast also to everyone, no? Kasi may isa pong ginawa ang programa ang Lungsod ng Maynila, dala ng sa sobrang traffic sa mga toll gate area at maraming mga taga-lungsod ng Maynila ang nagre-request na kung po pwede magkaroon ng registration dito sa ating lungsod. I-update namin kayo dyan. But for the meantime, let me share to you kung ano naman ang paghahanda ng lungsod para sa ating mga kababayan, mano pa doon sa mga malalapit sa dagat, no? Ayon po sa mga statistika o forecast, no, na ilang oras o humigit kumulang isang araw simula ngayong gabi ay maaari po makaramdam na tayo ng hagupit ng bagyong Rolly. At yung mga bayan, lalo na sa Southern Luzon, sinasama namin kayo sa aming panalangin na alam ko habang tayo ay nagbo-broadcast ngayon ay marami na sa inyo nakararamdam, no, no, itong pamemerwisyo ng bagyong Rolly. Mag-iingat po kayo dyan, no? Dalangin namin na sana ay maging ligtas at huwag masyadong makapaminsala, no, sa inyo dyan, no, sa mga bayan tinatamaan na ng bagyong ito ngayon. Mga kababayan, tagalungsod ng Maynila, una ay akin pong pinulong. Kung maalala ninyo, noong Biyernes meron tayong capital report, which is yesterday. But as you all know, Monday, during the directional meeting, hinay alert na po natin ang Maynila, no? Inatasan ko po si Director Arnel Angeles na utilize all our resources, logistical resources, to prepare ourselves and the city kung sakaling huwag naman sana lobby ng Diyos na tayo ma-permission ng bagyong Rolly, no? But today, nagkaroon po kami ng briefing, no? I think the PIO informed you already in our official account, no? At kinausap po natin si Doktora Krisologo ng MHD at naabisuhan na rin si Director Repogoso ng MDSW o ang ating Manila Social Welfare. Inabisuhan ko na rin po si Engineer Andres, si Engineer Randy Sadak, at ito ay pinamumunuan ng team ni Director Angeles ng MDRRMO. Kung saan akin pong tinagubilin na ang lahat ng kung sakasakali, no, may matutumbang puno o may babagsak na poste ay maaaring dapat itabi kagad ng lungsod. Sa kaya po ako naman ay humihingi ng tulong sa inyo, no, be vigilant so that we can save and protect a lot of people even in the middle of the incoming typhoon, because we will be in the streets of Manila as an assurance to each and every one of you dito sa batang mga batang Maynila. So second, I told the Engineer Randy Sadak, our city electrician, to make sure, no, our street lights are open. Kung walang brownout,
Dapat lahat ng street lights ng ating lungsod na pag-aari ng lungsod ay dapat ay bukas at mentenado. At ang tabayanan ng mga ilaw sa puno, mga kable ng kuryente, na ma-report nyo din sa amin, mga kababayan. Tulungan nyo rin kami kung sakaling nagkaroon ng mga aberya sa inyong kanya-kanyang eskinita, kalyehon, o abinida, o boulevard ng ating lungsod. I-report nyo kaagad sa amin, no? At yan naman ay agara naming aaksyonan at kami makikipagtulungan sa Meralco as soon as possible so that we can, you know, bring back or make it parang maging komportable man lamang yung ating mga kababayan sa lungsod. Naabisuhan na rin siya at sinabihan ko na rin ang MHD through Dr. Crisologo na maganda at magtabi ng mga gamot lalo na sa mga sipon or any other pulmonary diseases o lalo sa senior, yung mga bedridden natin na baka mamaya sa mga ililikas natin, no, maganda na mga gamot. At mabigat ang ating tagubilin, topmost priority in relocating, evacuating our people na mapeperwisyon ng bagyong ito, na ipractice ang minimum medical protocol, no? Ipatupad pa rin ang pinatutupad ng IATF, ng DOH, no? Sa physical distancing, sa paglikas at pangangalaga sa ating mga posibleng evacuees, sapagkat sinabi ko sa kanya na number one priority pa rin ang COVID-19. Because as we all know, no, yung COVID-19 infection ay marami sa kanila ay asymptomatic. So baka magkaroon ng pagkakahalubilo. So doon sa ating mga evacuation site ay kailangan pinapractice yung ating physical distancing. Then, at yung paghahanda naman sa mga kababayan natin malalapit sa dagat, according to forecast, no, ay baka magkaroon ng surge. So, hinanda na po natin ang Baseco evacuation site at gagamitin natin ang Rosario Almario dahil yung ating Delpan evacuation site ay siya pong quarantine, the first quarantine facility na tinayo natin noong Marso at hanggang ngayon nagagamit ng ating mga kababayan na impeksyon, no, sa COVID-19. So, gagamitin natin ang Almario para sa mga taga-Parola at saka Isla Putimbato. At sa mga taga-barangay 101, 105, yun po yung sa may Ulingan, sa Happyland, doon sa may pier, no, na malapit din sa dagat, sila naman po ay magagamit po natin dyan yung Amado B. Hernandez at saka yung basketball court ng barangay 105. At ganun din doon sa barangay 128 and 129, no, doon sa may Smoky Mountain, may paghahanda rin pong ginagawa sa kanila ang ating MDRRMO. At naglalatag na po tayo na mga posibleng gagamiting pansamantala para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ito pong nakikita niyong litrato, ayan po ay sa basketball court ng Smoky Mountain. At napapansin niyo po, siya ay napapalibutan ng mga building. It seems they're okay. But the nearby communities, meron pa po yan sa gilid-gilid na malapit sa dagat. Yan po ang maaari nilang paglikasan. Sumunod ay inatasan na rin natin ang ahensya ng Social Welfare ng Manila na maganda na ng mga food packs na gagamitin at hot meals, no? Para na sa ganoon, yung ating mga evacuees, no, ay mabigyan naman ng konting tulong, no? At makakain regular, no? 3 meals a day para sa mga evacuees. So, yan po yung update. Pagdating naman sa ating mga street dwellers, homeless, na nakalagay sa Canonigo, no, sila po ay pansamantalang aalisin at ilalagay sa Rojas, no, doon po sa may bandang Colombia area. Yung ating namang rasa ay mamimintin ng doon pa rin sila, ngunit ito ay babantayan ng
NDRRMO. At kung ano pa man po ay ang aking paalala ay talaga pong maganda po kayo, mga kababayan. Magtabi na po kayo ng malinis sa tubig sa inyong kanya-kanyang bahay na inyong iinumin at gagamitin sa pagluluto ng mga pagkain. Kayo rin ay magtabi na at siguraduhin ang inyong mga flashlight ay may battery kung sakaling mamatay ang ating kuryente, no? At maigi ng handa. At hangga't maaari po, kapag sa kasagsagan ng bagyo at kung talagang ito'y malakas, lalo na po yung sinasabing hangin, nakikisuyo po ako sa inyo, mga kababayan, manatili po kayo sa loob ng bahay at maging vigilant and participate to the city government's effort to address any situation in case of emergency. Kakailanganin namin ang inyong participation by being vigilant, no? Tulungan niyo po kami. Ito, kailangan tulong-tulong po tayo. Alam natin may pandemya, pero hindi naman natin pwede ikipit balik itong bagyong nasabing ito. Maghapon ngayon, maganda ang weather o panahon, but we will never know, no? Every now and then, nagbabago ang trajection o yung dadaanan ng bagyo. But sabi nga ng mga nanay at tatay natin o ng mga nakatatanda sa atin, no, daig ng maagap ang masipag. Yan po ay ipinaalala ko rin sa inyo, mga kababayan. I hope maliwanag po sa atin ang mga kanya-kanyang gagawin, ang gagawin ng pamahalaan at gagawin ng pamayanan. Ngayon, ako'y nananawagan at nakikisuyo sa ating mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer at mga tanod na tumulong din sa layunin ng pamahalang lungsod na tumulong ayusin, pangalagaan ang kaligtasan ng kani-kaniyang komunidad. At kung kayo mga ngailangan ng tulong, kayo po'y tumawag lamang dito sa Manila City Hall at makipag-ugnayan sa aming mga department. Second, mga kababayan, una, maraming salamat sa Metro Pacific Group. Itong nagaganap na registration sa mga toll gate. Tayo nabigyan ng pagkakataon at pinagbigyan ng ating pakiusap na magkaroon ng registration ng RFID sa lungsod ng Maynila na naganap kanina at magaganap bukas, no? At natutuwa po ko, maraming salamat, no, sa mga commentaries at appreciation ng ating mga kababayan na nagparehistro na ito'y mabilis, maayos at organisado. Maraming salamat sa MTPB. Maraming salamat sa kay Director Dennis Biahe at ating mga MTPB. At maraming salamat kay Engineer Andres sa DE, sa ating engineering office, no, mga empleyado natin. Naging smooth, mabilis, 1,000 mga tagalungsod ng Maynila at yung ibang hindi tagalungsod ng Maynila ang dumako sa kartilya ngayong araw nito base sa panawagan natin nung Biyernes na meron tayong RFID registration. Para hindi na kayo yung request nyo sa akin na 3 hours, 4 hours kayo naghihintay sa highway. So, dapat po ay bukas meron tayo muli. Pero para na rin sa kaligtasan ninyo, ito po'y ating kakanselahin. Please, nakikisuyo po ako. Please share it to others, this information. Tomorrow, our second day of registration ng RFID ay kakanselin po natin. Cancel muna. Ngunit, ito po ang maganda. Kanina po, through Chief of Staff Cesar Chavez, tayo po'y nakipag-ugnayan muli sa Metro Pacific Group. At kung po pwede, maulit muli para magkaroon naman ng ginhawa yung mga tagalungsod ng Maynila na dadako sa Northern Luzon at dadako sa Southern Luzon at dadaan sa parehong toll gate nito. Ay magkakaroon po tayo, ito po'y tiyak na, hopefully walang bagyo, sa November 14. No? November 14. Ayan po. Ulitin ko, no?
Yan po ay dito pa rin sa kartilya. Wala kayong dokumentong dadalhin. Kailangan nyo lang magdala kayo ng minimum of, I think, 200 pesos for registration. At mabilis din po. Kaya nga natutuwa ako sa appreciation nyo kanina na naging mabilis ang lahat at mananghali pa lamang ay tapos na yung ating allotment sa lungsod. So, yan po ay tiyak na na yung kinansel natin bukas ay mauulit sa November 14. Now, maaaring may mga nagtatanong sa inyo, Yorme, sabi November 1 ang last day ng registration ng mga RFID stickers. Ang sagot po, mga kababayan, and let me use this opportunity to inform you. Now, it's extended already by the toll management. No? In-extend po nila. Kaya kahit tayo sa November 14, kung wala pa tayong registration ng RFID ngayon, huwag kayo mag-alala. Makadadaan pa rin kayo sa mga toll gate towards Northern Luzon and Southern Luzon. So, kaya po pinaalala namin, no? November 14. Ngayon, meron po po kami isang request sa mga toll companies na kung po pwede, dagdagan pa tayo ng isa o dalawang araw pa sa ating lungsod para ang mga taga-lungsod ng Maynila na nandito sa ating naninirahan dito ay magkaroon ng kaluwagan sa pagpaparehistro. At kung meron namang mga dumadako dito ay magamit nila ang pasilidad natin sa kartilya na sila ay makapagparehistro rin ng mas maginhawa, mas mabilis, mas organisado at kahit pa paano mapaglingkuran man lamang namin kayo, no, mga dadako dito. So muli, yan lamang po muna, no. Ulitin ko, mga kababayan, maging handa. May bagyo, walang nakatitiyak. Maaaring may mga science, no, makina at kung ano-ano pa nagsasabi ganito at ganyan. Maaaring hindi rin dumating. Sana nga. Pero mas mabuti nang handa. Kaya ako'y nananawagan sa inyo ngayong Sabado, please share this to inform everybody at yung mga magulang, no, itabi ninyo yung mga maliliit ninyong anak. Baka maraming lumipad na yero, bumagsak na puno, and so forth. Para maiwasan natin ang panganib sa mga mahal natin sa buhay. So muli, yan lamang po mga kababayan. No? At ngayong gabi, ay bago kayo matulog, if I'm not asking too much, again and again, ipagdasal po natin, isama natin sa ating mga dasal, ang mga kababayan nating may sakit. Na naway hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos. Na sila'y gumaling na agad. At sa mga nasawi, nakikiramay po kami sa inyo dala nitong COVID-19 na ito. Ganun din ang kanilang mga mahal sa buhay na ulila. No? Sana'y bigyan kayo ng katatagan ng Panginoon Diyos na kayanin at suungin yung inyong pinagdadaanan niyo. At ipanalangin din natin ang mga taong nahihirapan na bigyan ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos. Kayong lahat, panalangin natin ang ating syudad, ang ating bansa, ang ating mundo. Na sana, kaawaan tayo ng Diyos na maging ligtas lagi, araw-araw. So muli, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Please, stay home. Keep safe. Get ready. Wear your mask. Kaya nyo. Bilhin ng face shield. Wash your hands. Kaya nyo, mag-alcohol kayo, and practice physical distancing. Magandang gabi po. Manila, God first. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!